Ito po yung challenging. Yung pagdaong. Ayun, mga sea snake. Okay lang po ba lapitan ng camera? Hindi ba yung manunuklaw? Dito raw, pag ginalaw mo yung mga halaman or hayop na nandito, bigla raw tataas yung alon. Muntikan ng madulas. Okay lang sana kung marunong tayo lumaway. Good morning mga ka-SFTV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong bibisitahin ang isa sa mga kakaibang komunidad dito sa Leyte. Yan, so ito po yung lugar na may halintulad natin sa mga komunidad na makikita sa Southern Philippines. Yung mga kabahayang nakalutang sa tubig. So hindi ko po alam na mayroon palang ganito dito sa Leyte, kaya nung makita ko sa mapa, sa Google Maps, ay nagka-interest po akong bisitahin ito para makita na rin ng actual kung ano talaga yung itsura ng lugar. Mamaya ay malalaman po natin kung ano itong lugar na to. So ngayon nga pala ay nandito tayo sa Bayan ng Palo. Mula dito ay kailangan po nating mag-travel ng mahigit 130 kilometers papunta sa Batu Leyte, kung saan tayo sasakay ng bangka papunta dun sa ating destination ngayong araw. Take care! Okay! Hindi tayo! Anong pangalan mo, sir? Harold, sir. Harold? MacArthur. Pupunta ka pa ng MacArthur? Thank you! Ingat ka! Salamat. Medyo umoki na yung panahon dito. Dun sa Mayorga, talagang malakas yung ulan kanina. Kaya kinailangan po namin tumigil. Dahil nga sa sumasabay din sa amin yung ulan, kaya mag-iibang ruta po tayo. Nanggaling na kami kanina dun sa Abuyog. Yun nga lang, dahil nga sa lakas ng ulan, kaya nagdesisyon kaming umuwi na sana. Dahil nga sa gumanda na naman yung panahon, nalilito na kami. Gulong-gulo na yung utak namin kung saan kami pupunta ngayong araw. Kaya napagdesisyonan kong pumunta na lang ng Silago since maaga pa. Yun, alas 8 pa lang ng umaga. Mula dito sa MacArthur Leyte, kailangan na lang natin mag-travel ng mahigit 50 kilometers. Katumbas po yan ng isang oras na travel. Yun po yung area na hindi ko pa na-explore masyado. Kaya yun na lang yung pupuntahan natin ngayon. Bahala na! Maging yung Google Maps, nahilo na rin po. Pabaliktad na yung navigation. Ayan, so nandito na po tayo sa intersection kung saan tayo liliko papunta sa Silago, Southern Leyte. Dapat sana didiretso tayo papunta dun sa Batu Leyte. Pero dahil nga sa, yon makikita nyo naman na hindi maganda yung panahon doon. Kaya liliko po tayo dito. Magkano po yung pakwan? 20 ang kilo. Wow! Mura. Yan, 20 na bumaba na kami, 20. Saan to hinarvest? Diyan sa... Dito lang sa baba. Kaya pala mura. Eto. Melon to. Saan naman ang kilo? 50. Sige, sige. Daanan namin to mamaya pagbalik namin. Okay, thank you.
Nandito na po tayo sa tulay na kung saan ay ito yung napinsala nung baha dati. Makikita po natin na gumawa sila ng detour para at least madaanan pa rin itong kalsada. Okay naman dito, makakadaan na yung four wheels. Ayan, so puspusan pa rin po dito yung pagsasaayos ng tulay. Medyo matagal-tagal pa to na aayusin. Minuto lang yung nakalipas mula nang makapasok tayo dito sa Silago, Southern Leyte, ay narating na rin natin itong bahaging ito ng kalsada kung saan matatanaw po natin dito. Pakita ko po sa inyo yung napakagandang view dito. Yan. So matatanaw po natin dito yung Mala Chocolate Hills na mga burol. Napakaganda. Shout out po natin si Sir Carlito Matunog ng Silago. Yon. Itinuro po sa atin ni Sir Carlito yung pinaka the best na parte nitong burol. Tara, silipin natin. Wow! Grabe, napakaganda ng view dito. Akala ko kanina, dun lang natin makikita or masisilayan yung mga burol. Marami pa pala dito sa likod. Maliban dito sa mga burol at kabundukan na nandito sa bahaging ito ng Silago, makikita din po natin yung karagatang nasa silangan ng Leyte, maging yung San Pablo at San Pedro Island. Matatanaw na rin po natin dito. Mula dito sa bahaging ito ng Silago ay magta-travel naman po tayo ng ilang minuto pababa dun sa town proper ng bayan. So tara, let's go! Nandito na po tayo sa Silago, Southern Leyte. So, eto yung kanilang bayan. Mula dun sa Silago Town proper ay narating na rin namin itong Barangay La Goma kung saan sasakay ng bangka papunta dun sa rock formation. So dito po kami nagpark sa gilid nitong basketball court. At dun sa unahan, ayan, dyan po nakapark yung mga maliliit na bangka. Dahil nga hindi namin alam na mapapadpad kami dito sa bahaging ito ng Silago, kaya hindi po kami nakapaghanda sa ganitong klaseng lakad. Ayan, maging yung tsinelas ay naiwan namin sa bahay. Kaya kinailangan kong manghiram lang muna dito. Yan. So ito po yung mga bangka na ginagamit ng mangingisda. At ito din po yung mga bangka na pwede nyong rentahan papunta dun sa rock formation. Wow! Yung panahon po dito sa bahaging ito ng Southern Leyte ay kabaliktaran dun sa pinanggalingan natin. Kala natin merong bagyo. Kaya nga napadpad kami dito sa bahaging ito ng Southern Leyte. Kasi naghanap po kami ng ibang ruta. Ito po sila yung magiging bangkero at guide na rin natin papunta doon. Kampante naman kami kasi may kasama po kaming dalawang divers. Mga mangingisda na talaga namang eksperto na pagdating sa mga ganitong lakad.
sa 10 minutes lang mula nang umalis tayo dun sa mainland ng Southern Leyte, ay narating na rin natin itong rock formation. So iikot po tayo ngayon. Pupunta po tayo dun sa kabila kasi dito banda, matataas na po yung alon. Medyo mahirap pong dumaong dito. Ayan. Wala, delikado ito. Ito po yung challenging. Yung pagdaong. Okay. Success. Wow. Makikita nyo naman dito, itong mga bato na forma pa lang, talagang makikita mo na kung gano'ng kalakas yung mga alon na humahampas dito. Tubig po yung may gawa kung bakit ganito yung itsura nitong bato. Sa dami ba naman ng bagyong dumaan dito at sa lakas ng mga alon na humampas. Kaya ganito na yung naging itsura nitong bato. Wow. May ahas. Yun. Ayun, mga sea snake. Okay lang po ba lapitan ng camera? Hindi ba yung manunuklaw? Okay. So lapitan po natin. Yan po yung mga ahas. Napakarami po nila. Napay, malaki dyan. Malaki dyan. Doon siguro. Ilan lang po yun sa mga ahas na makikita dito. Medyo maliit pa po yun, ayon sa mga nag-guide sa atin. Meron daw dito, mas malaki pa dun. Bawal po nating hawakan yung mga ahas. Ang pwede lang nating gawin dito ay tingnan sila. Sa ating harapan, yan po yung Pacific Ocean. Kaya naman, mapapansin po natin dito yung matataas na alon. Ilang metro lang po yung layo nito mula dun sa dalampasigan, pero mapapansin na po natin dito yung tila nagngangalit na dagat. Akyat naman tayo dun sa pinakatuktok nitong rock formation. Ibang-iba po itong lugar na to sa mga napuntahan ko ng rock formation. Ayan. So yung bag na dala niya ay may bigat lamang na 10 kilo. Ayan. Maging yung guide namin ay nabigatan sa bag. Wow. Napakaganda dito mga ka-SFTV. Sulit yung pagpunta namin dito. Bukod sa binigyan kami ng magandang panahon, talaga namang nasurpresa kami sa makikita ditong view. Ayan. Matatanong po natin dito yung baybayin ng silangan ng Southern Leyte. Yun po yung San Pedro at saka San Pablo Island. At dito, matatanong na po natin yung mga isla na sakop ng Dinagat Islands. Mindanao na po yan. Sakop na po ng Surigao. Tapos eto yung mga isla na sakop ng Leyte. So itong Batong Dako, pangalan pa lang, obvious na kung ano yung makikita dito. Malaking bato sa Tagalog. Itong rock formation, kung pagmamasdan dun sa dalampasigan, maliit lang po ito tingnan. Pero napakalaking tulong po nito para sa mga buhay na nakadepende rito. Halimbawa na lang po dun sa ilalim, dun po nakasilong or sumisilong yung mga alimasag. May mga corals din po sa gilid. At dito naman sa gitna, yan po yung nagsisilbing tahanan para sa maraming sea snakes. At dito naman sa pinaka ibabaw nitong rock formation, dito naman po namumugad yung mga ibong mapapansin natin ditong lumilipad. Ito din po yung nagsisilbing tahanan or pansamantalang tahanan para sa mga ibong nagmula sa ibang lugar. Ang ilang kanuna na kay isda ang pod. Isda yung kinakain nila. Oh, napit talabong din nila. Pero nakikita ko talabong din itong. May white napit itong.
May mga uwak dito. Wala. Yung mga ibon na lumilipad na yan. Kanaway, may tawag na mo. Ano? Sa mga ahas na nandito, anong tawag? Tiguawo. Tiguawo. Yung naisga gapon, pagkain. Isda rin yung kinakain. Mayroon na po bang natuklaw dito nung mga ahas na yan? Wala pa. Buti ito, naman. Bawal namin ang pag ba? Likado man. Para sa mga magpupunta rito, kailangan po talagang magkaroon kayo ng mga guide tulad nila sir na mag-guide sa inyo kung saan kayo dadaong at kung ano yung mga pwede lang gawin dito. Yan, bawal pong hawakan or gambalain yung mga ahas at maging yung mga ibon. Itong instrumento na nandito ay ito po yung nagsisilbing parola sa bahaging ito ng Southern Leyte. Dahil nga sa hindi pwedeng magtayo rito ng mga malalaking istruktura, kaya ganitong aparatos lang yung inilagay nila rito. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, dito raw pag ginalaw mo yung mga halaman or hayop na nandito, yung mga ibon or mga ahas, bigla raw tataas yung alon. Lamdag ba? Nandito po sila nagkukumpulan. Ayan, sea snake. Yung mga sea snake na makikita rito ay yun daw po yung isa sa mga pinakamandag na sea snake dito sa dagat. So lumalayo po sa amin itong mga alimasag kasi alam nila na isa sila sa mga paborito naming kainin. Yan. Ayun, mga corals. Corals. Nakakain to. Hindi po ba to yung ano, yung naipakita sa TV na devil crab? Yung nakakalason. Okay, kala ko kanina. Devil crab. Balat na lang po ito. Kasi nagluno daw. Ibig sabihin, nagpalit ng balat. Kaya pala sobrang gaan. Sige, sakay. Okay, go. Go. Okay lang sana kung marunong tayong lumaway. Thank you po. Grabe, talagang kinabahan. Inaasahang pagkakataon ay nabisita natin ang napakagandang rock formation dito sa Silago, Southern Leyte. Dapat sana ngayong araw ay nakatakda kaming bumisita doon sa Dawahon Reef ng Batu, Leyte. Pero dahil nga sa sama ng panahon, papunta doon sa bahaging yun ng Leyte, kaya na-divert po yung ruta natin ngayong araw. Muntikan na nga kaming umuwi ng bahay. Yun nga lang, dahil nga sa gusto kong gumala ngayong araw, kaya napunta tayo dito sa Silago, Southern Leyte. Buti na lang. At sa wakas ay nabisita rin po natin, ayan, yung matagal ko nang gustong bisitahin rock formation dito sa Southern Leyte. Yun po yung Batong Dako. So ngayon, aktual na po natin nabisita yung rock formation. Nakita po natin ng malapitan yung mga ahas. At talaga namang nag-enjoy ako sa ating biyahe ngayong araw. Sana ay nag-enjoy din po kayo sa ating short ride papunta dito sa Silago, Southern Leyte. Yun, asahan nyo po na marami pa po tayong mga naggagandahang lugar na bibisitahin sa susunod nating mga vlogs. Yun, so sa ngayon, yan lang po muna. At samahan nyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag nyo kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.